Natatakot ka ba kapag naririnig mong tinatawag ang pangalan niya? Isa ka rin ba sa kinikilabutan sa kanya? At nakita mo na ba siya? Isa ito sa mga tanong ko sa inyo. Kung kilala niyo ang isang babaeng nagngangalang Maria Labo. Isang babaeng di umano'y aswang na kumakain daw ng laman loob ng tao. Siya ay kilala sa maraming lugar sa Visayas. Pero totoo nga ba si Maria Labo? Atin itong alamin. Pero bago yan, make sure na mag-subscribe ka muna sa YouTube channel na to. At i-press mo na rin ang bell notification para lagi kang updated sa mga bago kong mga videos na punong-puno ng misteryo at kababalaghan. Handa ka na bang malaman ang kwentong ito? Then, let's start! Isa sa mga maituturing na urban legend ang kwento sa di umano'y aswang na umugong sa ilang parte ng Kabisayaan. Ito ay ang babaeng nagngangalang Maria Labo, na ayon sa iba ay isa raw babaeng aswang. Siya daw ay nambibiktima ng mga matatanda at lalo na ng mga bata. Siya rin ay palakad-lakad lang umano para mang biktima. Pero sino nga ba si Maria Labo? Siya ay nakatira sa isang lugar sa Visayas. At ayon sa mga nakakaalam nito, ay nang ibang bansa daw si Maria. Si Maria ay mabuting asawa at mabuting ina sa kanyang mga anak. Bago ito mangibang bansa, ay ibinilin daw niya ang kanyang mga anak sa kanyang asawa upang alagaan. Nang makabalik ito sa Pilipinas, matapos magtrabaho bilang domestic helper sa abroad, ay tila ba nawala na ito sa katinuan. Di na rin daw niya alam ang kanyang mga ginagawa na tila ba wala sa kanyang sariling kamalayan. Dumating ang gabi na di umano'y kinain daw ng buhay ang dalawa niyang anak. Iniluto niya daw ito at kinain. Nang malaman ito ng kanyang asawa, kumuha ito ng itak at tinaga ang mukha ni Maria Labo dahil sa sobrang galit nito sa kanya. Ang pagtaga sa mukha ni Maria Labo ang dahilan kung bakit bakas ng taga ang kanyang mukha. Ayon sa kwento-kwento, sinasabi ng mga tao na kapag makulit o may maling nagawa ang kanilang mga anak, ay tinatakot nilang kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalan ni Maria Labo. Si Maria Labo ay may kakayahan ding mag-anyong hayop. Kaya niyang magpalit ng anyo bilang isang itim na pusa. Ang pusang itim na ito ay pag-alagala lang daw sa mga liblib na lugar at mga lumang kalsada na dinadaanan ng mga matanda o bata. Ang kwento ni Maria Labo ay di mamatay-matay, bagamat ito ay hindi naman totoo ayon sa ilang mga tao. May mga pangyayaring di umano'y maraming nawawala at mga dugo ang hayop na natatagpuan na lang sa kung saan-saan. Ang sabi ng ilan ay kagagawan daw ito ni Maria. Malamang daw ay kinain niyang mga hayop ng buhay. May pangyayari pang nasuspindi ng klase ang ilang mga eskwelahan sa ilang lungsod sa Visayas dahil daw ito sa pag-atake ng aswang na si Maria Labo. Ang kwento ni Maria Labo ay hindi daw totoo. At ang mga nagsasabing totoo daw ito ay dahil nasaksihan daw nila itong kumain ng buhay na kambing. At bukod sa pagkain ng buhay na kambing, lagi raw may kumakalagpag sa bubungan ng mga tao tuwing gabi. Ito ang mga patunay ng mga tao sa kadahilanan o katanungan kung totoo nga si Maria Labo. Gayunpaman, lumilitaw na hindi talaga ito totoo dahil imposibleng magbago ng anyo ang isang tao sa anyong hayop. May mga bagay-bagay na nagsasabing si Maria Labo ay totoo, ngunit hindi naman nila ito napatunayan ng mabuti. Kaya't ito ay magsisilbi na lang isang haka-haka sa atin. May mga kwento talagang hindi mamatay-matay, ngunit kung susuriin natin, makikita o malalaman natin kung ito ay totoo o hindi. Ikaw, naniniwala ka ba sa kwento ni Maria Labo? Comment mo sa baba ng video na to at i-click mo na rin ang subscribe button para sa channel na ito. Once again, this Pinoy Urban Legend Facts. See you on my next video.